Hello guys! Welcome sa Riddles TV. Ngayon guys, ang ating topic ngayon ay tungkol sa Code of Conduct number 3. Paano ba ito natin ipaliwanag kung nasa mga interview na tayo? Okay? Tara, pag-usapan natin. Okay guys, welcome back. This is Riddles TV. 14 years more or less sa security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay tungkol sa Code of Conduct number 3. Ito ay series po sa mga Code of Conduct natin. Inisa-isa natin ang ating mga Code of Conduct para at least mahimay-himay natin at maintindihan natin, maipasok natin sa ating kaisipan kasi nga kung ating i-memorize yung Code of Conduct, dagdagan pa ng 11 general orders, parang medyo nakakalito na sa aking kapasidad lang sa aking kaisipan kasi iwang yung sa mga matatalinong tao, siguro panis-panis sa kanila yan. Pero kung ito ay maintindihan nyo at medyo mailagay nyo sa kaisipan nyo, madali na lang i-recall yan pag nag-i-interview. Kasi kadalasan ganito kasi ang mga tanong yan guys. Give me at least 2 or 1 Code of Conduct. Ganun yan. Kasi bakit? Pag na-memorize nyo na yan, ay sa kanila tatanungin, please explain, paano mo naintindihan yan? So, ganun ang mga style nila sa mga interviewer. So, ngayon guys, ang Code of Conduct number 1 ay nalagawan na natin ng video. Ayan. Tapos, yung Code of Conduct number 2, nandyan. Ayan. At ngayon, nauna na yung Code of Conduct number 10. Ayan ulit. Okay. So, ang gagawin na lang nyo guys ay dadalawin nyo yung channel natin dyan. Tapos, pag nandun na kayo sa channel natin, pindutin nyo yung video doon, dyan sa video dyan, at scroll down nyo na ninyo dyan. Marami kayong makukuha mga video dyan na magbibigay sa inyo ng advanced na learning o kaya mga topic regarding guards. At saka may marami tayong mga video na mga entertainment din na mga video. Pwede nyong pagtsagaan pag kayo ay walang magawa at gusto nyo na ma-entertain at saka madagdaga ng yung knowledge nyo regarding sa pag-guardia. Anyway guys, dito na tayo sa Code of Conduct number 3. Ano ba itong Code of Conduct number 3? Basahin at titingnan natin. He or she shall not engage in any unnecessary conversation with anybody except in the discharge of his duty or sit down unless required by the nature of his work and shall at all times keep himself alert during his tour of duty. Okay guys, yung unang sentence ng Code of Conduct ay related to sa 11 General Orders number 7 ba yun? Tutok to no one, ganun. So talagang ang pakikipagkwentuhan na yung baga hindi relate sa iyong pangsyon ay talagang pinagbabawal ng sa commute, tinatawag na gwardiya na trabaho sa ating trabaho bilang gwardiya. Bakit nga ba pinagbabawal yan eh? Kaya nga may bunganga tayo. So, kailangan mo lang makipag-usap connection sa trabaho mo. Diba? In case may magtanong sa'yo, information regarding doon sa company or sa mga duty mo, pwede mo siyang i-entertain. Pero kung magko-conversation na kayo ng mga kwento-kwento kayo na wala na sa koneksyon sa trabaho nyo ay pinaiiwas ng sa mga management yan, sa agency at sa community ng gwardiya. Bakit ka mo pinapaiwas yan? Kasi guys, ang gwardiya, tayo yung pinagkakatiwalaan sa mga kumpanya. Tayo yung may mga hawak ng mga secret na procedure nila. So kung ikaw, gwardiya, taklisa ka at panayang tira mo ng ganun-ganun, habang long run na nagsasalita ka, ay nabibitawan mo yung mga secret procedure natin. Malamang. Kasi may mga tinatawag guys na mga criminal na kinikasing tayo. Ano ba yung casing? Yung pinag-aaralan yung procedure ng kumpanya. Paano makuhaan. Ngayon, ang una-unang hingian at kukuhaan nila ng kuhaan dyan ay yung gwardiya. Kaya nga ako nung nag-duty ako, iniiwasan ko maging close sa mga lalo na yung mga messenger. Sa bangko to guys, sa bangko, sa ibang kwan,
situation na sa bangko na to, sa messenger, iniiwasan ko yung nag-aabot sa akin ng candy, nag-aabot sa akin ng si panigrilyo daw, hanggat maaari, na ako, hindi naman ako nagmamalinis na sabihin mong, siyempre, pag may tip, bakit hindi ta? Kaya lang iniiwasan ko maging close sa kanila, kasi bakit? Piding pakagat sa'yo yun eh, para magbitaw ka ng kuwan eh, tapos dandahanin kang tanungin, ano bang ginagawa ka nun? So ikaw naman, dahil palagay na loob mo doon, sample lang to guys ha, hindi ko pinagbibintangan yung mga kuwan. Kumbaga, iniiwasan mo lang mag-engage palagi. Kasi nga, bakit? Baka magbitaw ka ng salita na mga sikreto regarding sa procedure nga natin, eh, maaari nilang magamit yun sa'yo. Di ba? Pangalawa naman, kung ikaw naman ay makikipag-engage sa mga usapang mahabaan, especially sa mga chicks na yan dyan, eh, nawawala na yung focus mo sa paligid. So, pwede nilang gamitin yung pagkakataon na yun para gumawa ng mga moves. Para, ano yun na nga, ma-initiate nila yung mga kasamaan na babalakin ng mga kuwan dyan, yung mga tinatawag na intruders sa company. So, kailangan talaga, hindi talaga natin payagan sarili natin na magkaroon tayo ng engagement ng conversation na wala na sa duty natin. Because, malibang lang kung talagang connected sa duty mo. Siyempre, natural eh, is nabiro ka naman nun, baka naman ma-reklamo ka naman nun. Kumbaga, kaya ito nga pinapaintindi, unnecessary conversation. Okay guys? Ngayon, ito, tinaman, with anybody except in the service duty. Natural, siyempre, pag wala ka na sa duty mo, eh, kwan, pero ikaw, bilang gwardiya, eh, keep mo pa rin yung mga secret, tinatawag na confidential na mga information regarding sa kumpanya mo, especially kung nasa bangko ka. Diba? Baka nagiinom ka nun sa labas, alam mo pre, alam mo, ganun-ganun ka, kasi lasing ka na. Kami yung kanpre, alam mo yung kanpre, yung gawin namin sa likod, ganun-ganun ka na, patayin tayo dyan. So, kailangan, maging kwan ka. Isa at puso't isipan mo na ikay gwardiya. Okay? Ngayon, dito naman, sit down unless required by the nature of his duty. If, kung ikaw ay nasa duty, siyempre, natural lang na kung nakatayo ka, at nakaka-focus ka. Kumbaga, iba yung nakaupo eh. Diba? Upo ka. Subukan mong umupo ganun. Diba? Parang walang kuhan eh. Walang dating yung pagbabantay dun sa kumpanya nyo. Malibang lang kung magsusulat ka tapos may upuan. Pero ang mga kami sa bangko, may podium kami. Nakatayo talaga kami palagi. Ayot sa gusto mong tumayo. Kaya ikaw ngayon na nag-apply ng gwardiya, kung ikaw ayaw mong tumayo ng 8 hours or 12 hours, eh, huwag ka na mag-guardia. Kasi talagang required sa duty ng guardia na nakatayo talaga tayo. Kasi dun nga yung focus natin sa trabaho na nakatayo ka. Ngayon, uupo ka lang kung may mga tinatawag na required sa yung duty. So, ang ginagawa naman namin dyan, guys, para makaupo, CR. Maya-maya CR. Pre, CR na ako. Pagdating sa CR, di ka naman si CR, uupo ka lang dun, oh. Tapos, para mapahinga lang yung pa, diskartian lang yan. So, ibig sabihin, kung ikaw nakasa duty, expect mo na nakatayo ka talaga. Iupo ka lang talagang kung may mga required. Pangangailangan lang na, o kailangan mong, siyempre, natural, may mga gawain kang kailangan mo po, upo ka. Pero, usual talaga, ang mga tarbaho sa gwardiya ay nakatayo yan. So, hiyanda mo sarili mo, pati yung tuhod mo. Kaya nga, medyo pagka nagkaedad na, eh, mag-isip-isip ka na. Kasi, mahirap nga talaga tumayo, masakit sa kasukasuan yung pagtayo mo ng kwan. So, ngayon, ito sa dulo, all times keep him alert during his tour. Natural, kailangan talagang i-alert mo yung sarili mo. Kasi kung ikaw ay paanga-anga sa duty, maaari kang lusutan na mga talagang gagawa ng kasamaan sa duty mo. Hindi ka na, kumbaga, wala man lang ka-effort yung mga gagawa ng kasamaan dahil yung gwardiyang naka-duty ay medyo tawag dyan paanga-anga sa duty. So, kayo guys, kung tatanungin na kayo sa mga interview, may mga tinatawag na idea na kayo kung paano nyo ipaliwanag to sa interview na kunwari, hindi napanood mo tong video na to at hindi kaya memorize sa code of conduct. Pero dahil napanood mo to, marirecall mo, oh, he shall not engage, diba? Dalawang kwan na nga yan eh. Dalawang tinatawag na rulings ang binigay sa atin.
una-una yung 11 general orders, number 7, tutok to no one, di ba? Plus itong number 3 ng code of conduct, binigay ulit kasi talagang hindi maganda at hindi one yun, yung tinatawag na hindi kagandahan tingnan na ang gwardiya habang nagdala na set gun, nandun nang ipag-chikahan, ano, tapos nakikipagligawan ka pa sa mga chicks, kadalasan yan pa naman ang pinapain ng mga matatalinong mga masasamang loob. Bibigyan ka ng chicks dun, tapos yung chicks naman, mag, kunwari, lalambing-lambing sa'yo, ikaw naman, nanganganga ka naman dun, di wala na. So yun guys, yun ang ibig sabihin ng code of conduct number 3, na kung itatanong sa inyo yan, sa interview, ay meron kayong ipaliwanag na kung paano siya ma-implement sa trabaho ng gwardiya. Okay guys? So, yan ang gusto kong ipatanim sa kaisipan nyo na i-implement nyo yan during your tour of duty. Dahil itong mga to ay magkakaroon ng tinatawag na isasalba yung iyong kinabukasan. Kasi mayroon ka ng guide eh. Uy, hindi na to necessary na usapan to ah. So kung alam mong chinichika ka na ng mga, lalo na pumunta sa mga area mo at chinichika ka na, eh, gagawa ka na lang ng paraan na to discharge sa usapin yung dalawa. Kasi baka magbitaw ka ng mga salita na medyo confidential na sa inyong duty. Okay guys, I hope na nakuha niyo yung ibig kong sabihin dito sa topic na to guys, na sa code of conduct number 3. At pagka natanong na kayo sa interview, ay magkaroon na kayo ng tinatawag na ma-instruct na sa isipan niyo na ganito ang pagpaliwanag sa mga interviewer. Okay? So, I hope guys na mabigyan niyo ng like, share, at subscribe, at saka pindutin yung notification bell dyan. At para sa susunod natin mga video, mayroon kayong mga makikita nyo ang susunod natin mga topic na i-tackle natin sa channels na channel na Riddles TV. Okay guys, sa susunod na video guys, kita-kita tayo guys. Bye-bye!